Again, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon balakbak, no, para sa aking partner, Coach Anthony Gatchalian. Ayun, mabilis. Okay, pwede ko ba natin palakpakan si Doc? Ayun, maraming maraming salamat po, Doc. Wait lang po. Ayun, maganda po ba product natin? Yes! Excited po ba kayo? Yes! Ayan, no? So una-una, maraming maraming salamat po dahil tinapos niyo po especially yung ating product presentation. And again, lagi ko sinasabi, iba pa rin talaga na maging balanse ang lahat. Tama po ba? And napakaganda ng product po natin. So at the end of the day, kailangan nyo pa rin subukan, kailangan nyo pa rin gamitin yung product natin. And by the way, maraming maraming salamat din po sa lahat po ng mga viewers po natin ngayon na nakikinig. So napakarami po natin viewers ngayon, no? Uba, umabot na po tayo ng 1 million viewers ngayon, no? Okay? Sa mga kababayan po natin, especially sa mga kababayan nating OFW na nakikinig, at sa ating mga leaders, linyas po natin, Luzon, Visayas at Mindanao, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, so enjoy this presentation. And nakita nyo naman kung gaano kaganda yung product. So ngayon, ang trabaho ko naman po, ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung opportunity. Okay po ba yun? Yes! Kung paano naman po tayo makikinabang at paano naman tayo kikita sa mga produkto na to. Tama po ba yun? Yes! And bago po simulan, okay lang po ba makita yung mga kamay yung gustong kumita ng pera? Taas po kamay. Ayan, no? So ayan, no? Ngayon pa lang po, tatapatin ko kayo kasi pag-uusapan mo natin kung paano tayo kikita ng pera. Baka mamaya po dito, habang nagsasayita ako about sa pera, eh baka mamaya meron po dito galit sa pera. Ayan, no? Taas po mga kamay, galit sa pera. Okay, galit sa pera. Naku, mukhang makang malabo yata yan, no? Galit pag walang pera. Taas ang kamay. Ayan, maraming galit. So, isa lang ibig sabihin yan. Lahat tayo ay mukhang? Yes! So, at least magandang usapan na lahat po tayo dito ay mukhang pera. Ayan, no? Meron din po tayong malupit na speaker sa likod. Ayan. Okay. So, anyway, guys, no? Pag-usapan ho natin kanina na pag-usapan kung gaano kaganda yung ating produkto. So ngayon, pag-usapan naman ho natin kung gaano kaganda yung opportunity or yung negosyo. Alright, siguro mabilis lang ito. Bigyan nyo lang ako at least kahit mga 5 or 10 minutes para hindi naman ho tayo masyadong gabihin. Okay po ba yun? Yes. Uumagayin lang ho tayo. Okay po ba yun? Kaya parang ayaw yata. So ngayon, let's talk about this business. Alam naman ho natin, pag negosyo na, alam naman ho natin, no? Siguro mas maganda bigyan ko muna kayo ng konting idea para at least paglabas mo dito, eh makakapag-decide ka ng mabilis. Okay, marami ho, alam ko po, lahat ng mga karamihan po mga nauupo kasi pag negosyo na, ang nasa isip, mukhang hindi pa yata panahon or mukhang hindi pa ako ready pagdating sa kitong business. Eh nyo, huwag ko yung mag-alala kasi mamaya, pagkatapos ho nito, kahit hindi ka pa handa, kahit hindi ka pa ready, importante na meron ka ng alam. Para pagdating ng panahon na magsisimula ka sa business, iba na yung may alam ka kaysa na doon mo pa palang aalamin. Tama po ba yun? Yeah. Okay, so ito, maski pa paano makatulong ko sa inyo. Kasi alam mo natin, pag sinabi mong business, hindi po kasi lahat ng tao business-oriented. Tama? Kaya nga yung iba, hindi talaga ready pa. And karamihan po ng tao, pag inaalokan po ng business po, karamihan po ng tao is career-oriented. Kaya pag ino-offer na natin ang business, marami po mga perspective po yan. So ano po ba yung mga perspective ng tao pagdating sa business? Gusto niyo po ba malaman? Pag sinabing perspective, yung iba negative pa. Anong ibig sabihin? Pag imupo dyan, inalokan mo ng business, ito yung laging concern. Gusto niyo malaman? Yes. Okay, pero bago ko sabihin, okay lang po ba manghula? Okay lang po ba? Huhulaan ko kayo. At pag ako nang hula po, sabay-sabay ko pong hinuhulaan. Para matapos na agad, okay po ba yun? Yes. Huwag lang po kayo nanghihinga ng 1 minuto. Okay po ba yun? Yes. Okay. Nahulaan ko na po kayo kagad. Di ba, ang bilis? So, ibig sabihin, pag ako nanguhula po, wala pa pong supply. Kasi every time na nag-o-offer po kami ng business, isang lagi ko lang nahula ko. Pag negosyo pinag-uusapan, ano mo ko ng problema? Nahulaan ko po ba? Yes. Nahulaan ko, no? Alam naman natin, pag business ang pinag-uusapan, ito lagi problema. Pera. Tama po ba yun? Kanina, pumunta ka dito, wala kang problema. Tama po ba? Yes. Ngayon, aalokan ka ng business, may problema ka na. Ano problema mo? Pera. O imagine mo, ito yung seminar na magkakaproblema ka talaga. Okay po ba yun? O tingnan mo ito ha. Ito yung reason kung bakit hindi makapag-decide. Paglagos mo dito, naku, okay sana ang business kasi wala akong pera. Okay lang naman yan, meron pang iba, ito ang problema. Anthony, okay yung business kasi wala akong time. Baka meron mo dito, paglabas mo dito, kahit maganda yung negosyo, ang nasa isip, eh wala naman akong oras. Tama po ba yun?
Okay lang po wala akong, okay lang walang time. Sabi mo, wala akong time. Okay lang po walang time, basta ang importante, marami po kayong pera. Ayan, no? Basta ang importante, maraming pera. Meron kasi nakakalungkot. Alam niyo kung ano yung nakakalungkot? Yung wala lang ng time, aba, wala kang pera. Totoo hindi? Ito pa, yung walang kamatay. Naku, Anthony, okay ang negosyo, kaso nga lang wala kong alam. Totoo hindi? Baka mamaya, paglabas mo dito, okay sana ang negosyo, kaso nga lang, hindi ko naman alam yan. Sabi mo sa akin, hindi ko alam. Hindi ko alam. Tatapatin ko po kayo, okay lang naman na hindi mo alam. Alam niyo kung bakit? Bakit? O ano po bang isang bagay na sinimulan mo na alam mo na? Totoo hindi? So ibig sabihin, lahat ng bagay na sinisimulan, hindi naman talaga alam yan. Kaya kung ikaw ngayon, ang concern mo, hindi mo alam, huwag mo kayo magala, hindi po yan issue. Kasi bakit? Lahat naman ng bagay pwedeng aralin. Pwedeng matutunan. So ibig sabihin, hindi issue yung walang alam. Ang malupit, may magtuturo pa sa'yo. At ang pinakamatinding magtuturo sa'yo dito, guwapo pa. Yun! At least, naipasok ko na rin. Kanina ko pa ito gustong ipasok eh. Hindi ko maipasok-pasok. Kasi minsan kailangan timing, no? Ito pa, walang kamatayan. Nako, Anthony, hindi ko yan hiling. Totoo, hindi? Marami yung sa atin dito, pagpasok sa gaitong business, lalo may mga produkto. Hindi ko naman hiling yan. Ang walang kamatayan, ito. Nako, hindi ko yan niya. Nako! Diba? Ew! Youngness, naliri ka pa, kape-kape, sabon-sabon. So, ibig sabihin, ito yung mga dahilan kung bakit hindi nakakapag-decide yung tao. Tama po ba? Pansinin niyo po ito ha, may mga tao po bang ginagawa niya hiling niya? May mga tao po bang ginagawa niya hiling niya? Tama po, marami po tao sa labas ginagawa hiling, ginagawa hiling niya. Ba't ang challenge ito po, kamo sa buhay? O, ganun pa rin naman, doon nga. Tama ba? O sabi na natin hindi mo hilig, sabi na natin hindi mo linya, sabi na rin natin hindi mo alam, pero kapatid, kung ito ang magpapayaman sa'yo at magpapabago ng buhay mo, bakit di mo linyain? Yes. Tama po ba? Yes. So ibig sabihin, kung maraming tao, ginagawa niya yung hilig niya hanggang ngayon, hindi pa rin umahasenso, maraming pong tao, ginagawa niya linya hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabagong buhay, bakit hindi mo subukan ng isang bagay na hindi mo hilig, hindi mo linya, malay mo, ito na yung magpabago ng buhay mo. Yes. Subukan mo naman yung hindi mo hilig. Sige po, tuloy niyo po yan. Yan, no? Ito pa, walang namatay. Naku, Anthony, okay yung negosyo kasi walang risky. Naku, Anthony, malulugi lang ako. Sabi mo sa akin, malulugi. Malulugi. Lakasin niyo po, malulugi. Malulugi. Ito tanong, sabi ka ng sabi na malulugi. Ito tanong, eh di ba kasasabi mo wala kang pera? Eh paano ko nalugi? Wala ka nga pera, nalugi ka pa. Ito pa, malupit, hindi pa tayo nagsisimula, nalugi ka na. Ito pa, tindi. Noon mo pa yan sinasabi, nung inaalokan ka ng negosyo, nalugi ka rin noon. Hanggang ngayon, inaalokan ka, malulugi. Bukas, sigurado lang ang business. Sasabihin mo na lang malulugi. Totoo hindi? Ito yung laging palusot. Tama po ba yan? Ibig sabihin, laging nagiging challenge po ng tao po yung salitang lugi. Pero totoo, hindi naman eh. Alam niyo po ba, nalulugi lang naman ang isang tao pag ginawa niya ng mali? Pero pag ginawa mo ng tama, pwede ka ba malugi? O para hindi ka malugi, anong gagawin mo? Gagawin mo ng tama, gagawin mo ng mali? O gawin mo lang ng tama, walang lugi. Totoo hindi. So ibig sabihin, ito yung nagiging reason kung bakit din nakakapag-decide. Isa dyan. Isa po dyan kung bakit din nakapag-decide. Yung iba, ito problema. May pera nga, kaso walang time. Ito problema, oh. May pera, may time, wala namang alam. Iba, ito problema. May pera nga, may time nga, may alam nga, hindi naman niya hiling. Iba ito problema. May pera, may time, may alam. Hiling naman niya, kaso nga lang, takot malugi. Ito iba problema. Lahat problema niya. Aba, pinakyaw mo problema. Wala kang tinira. O, basahin niyo po ba? Anong basahin ko dyan? Kung ito problema mo ngayon, bukas makalawa, may mag-alok sa iyong business, problema mo pa rin kaya ito. Kasi ako naniniwala ako, no? Hindi po ito yung una o huling pagkakataon na nalukan ka mag-business. Malamang maraming beses ka na nalukan. Ito problema mo. Ngayon, inalukan ka, problema mo. Bukas kaya, problema mo pa rin kaya ito. O tingnan mo natin, naniniwala po ba kayo may life cycle? Yes. Ako naniniwala ko may life cycle kasi bakit? Hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Isa sa mga dinadaanan ng tao na life cycle, pag-aaral. Totoo hindi. Pag sinabi mo pag-aaral or life cycle, ganito po yan. Pag yung anak mo nagkaanak, pag-aaralin hindi. Pag-aralin. Yung anak mo na, yung anak ng anak mo pag nagkaanak, pag-aralin niya hindi. Pag-aralin. At yung anak ng anak mo pag nagkaanak, yung anak ng anak mo at yung anak ng anak mo pag nagkaanak, yung anak ng anak mo at yung anak ng anak ng anak mo pag nagkaanak, yung anak ng anak mo. O, parang hindi yata matatapos yun. Anong tama ba doon? Di ba life cycle?
Ibig sabihin, paulit-ulit na nangyayari. Tama po ba? Ito, tanong ko sa inyo po ba habang buhay na yung bata na ba-aral? Siyempre, hindi. Pwede mo din mo ganyan sabihin, anak, 100 years old ka na, magtrabaho ka naman. Tama po ba? O, pagkatapos mag-aral, ang susunod? Hindi po, gagraduate muna yan. Kayo po talaga mga magugulat talaga kayo. Gagraduate muna yan. O, pagkatapos ko mag-aral, anong susunod? Anong mag-aasawa? Asawa ka agad? Mag-o-work? Sa bagay, ang pag-aasawa, tinatrabaho din yan. So, ibig sabihin, pansinin niyo po, may mga tao po bang hindi nakapag-aral? Yes. May mga tao po bang hindi nakagraduate? Yes. Tama po. Pero sa ayon sa gusto mo, ang tao magtatrabaho kahit di po tapos. Kasi ito, this is another life cycle na pinagdadahanan ng tao. Wala kang choice, mayaman o mahirap, kailangan mo magtrabaho. Yung mga mayayaman niya, nagtatrabaho pa eh. Para makuha mo yung pangangailangan mo sa pangaraw-araw. So, another life cycle. Ito, tanong, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Yes. Hindi. Pero ito yung totoo. Pag tungto mo ng 60 o 65, isa lang sasabihin ng boss mo, kahit sabihin mo, boss, gusto ko pa magtrabaho, isa lang sagot ng boss mo, I'm sorry, you're out. Kasi bakit? Wala ko kayong choice, kailangan nyo po mag-retire. Kasi bakit? Mandatory po ito eh. Batas ko ito. Sa ayon sa gusto, mag-retire ko kayo. Okay, dahil nag-retire po kayo, sa tingin nyo po ba, may pera o wala? Meron po, ang tawag ko dyan, retirement fee, pension plan. Totoo? O dahil nag-retire po kayo, ito ngayon tanong, ang trabaho kaya, tuloy tigil? Tigil po yan kasi nag-retire na ho kayo. Dahil tigil po ang trabaho, sa tingin mo kaya ang sweldo, tuloy tigil? Yes. Tigil din po yan. Tigil ang trabaho, tigil din ang sweldo. Dahil tigil ang sweldo, sa tingin mo kaya ang gastos, tuloy tigil? No. Tuloy po yan. Trabaho lang naman ang wala, tuloy ang gastos. O, dahil tuloy ang gastos, ang pera, maubos hindi? Oh. Maubos po yan. Alam niyo kung bakit maubos? Bakit? Tandaan mo, kahit gano'ng pala kalaki ang pera, pag ang pera palabas, hindi papasok, maubos po yan. Yes. O para maupan, hindi maubos ang pera, anong gagawin? Business. So, ibig sabihin, ang nagiging option mo, ano? Business. Business. O, tingnan mo ito, kalimutan mo ang negosyo. Kunyari, wala kang ibang option na business. Meron po ba kayong ibang alam aside sa business para hindi maubos ang pera? Ako, meron po alam. Pwede po ba kayong mag-artista ganitong edad? Pwede po, yung nga lang, horror na, wala na maskara. Joke lang. Pwede po ba kayong pumasok sa politics? Gitong edad? Hindi na. Pwede pa rin. Yun nga lang, gano'n po kayo kasigurado na healthy pa kayo pag gitong edad? At gano'n ka kasigurado na malakas ka pa niyan? Hindi ka narin yung boto yun. Tama? Tapos yun nga sanay po sa politics, yung natatalo, paano pa kaya hindi? Eh dahil first time mo, so mas mataas ang risk. So question, so ano nagiging option ng tao? Pansinin mo, kung ang option pala ng tao ay business pagdating ng panahon, aba, balik mo tayo dito. Balik mo tayo dito. Eto na ngayon. Kalimutan mo mo yan, ha? Balik ngayon tayo. Ngayon, sa kasalukuyan. Sabi mo kanina sa akin, Anthony, wala akong pera. Bakit? Kasi dyan, mamumunan ako eh. Pero pagdating ng panahon, mamumunan ka rin. Oh. Anthony, maglalabas kasi ako ng pera dyan. Eh, dito rin naman ang maglalabas ka ng pera. Totoo, hindi. Pwede mo sabihin sa akin, Anthony, wala akong time. Sabi mo sa akin, wala akong time. O, akala mo ba wala akong time? Eh, dito kaya meron? Anthony, wala akong alam. Sabi mo sa akin, wala akong alam. O, tingnan mo ha. Sabi mo, wala kang alam. Eh, dito kaya meron? Buong buhay mo nagtrabaho, hindi naman nag-business eh. O, dahil wala kang alam sa business, ano mangyari sa pera mo? Teka lang, Anthony, hindi ko hilig. Eh, pero bakit mo pinasok pagdating ng panahon? Anthony, hindi ko linya. Pero pinasok mo pagdating ng panahon. Akala ko ba hindi mo linya, pero bakit mo pinasok pagdating ng panahon? Wala kang pera. Anthony, risky! Naku, Anthony, malulugi! O, akala ko ba malulugi? Pero pagdating ng panahon, ang nagiging decision mo, papasok ka sa business. Pero huwag ko kayo mag-ala kasi later pa naman yan, hindi pa ngayon yan. Pinapakita ko lang sa iyo kung anong magiging decision mo pagdating ng panahon. Ilang minuto pa lang. Maraming pong tao, nare-realize lang nila yung decision niyan kung kailan nadudun na sila. Pero ang good news po niyan, ngayon pa lang po, pinaparealize ko sa maikling panahon. So, ibig sabihin, hindi ho nasayang oras mo ngayon. In fact, nakatipid ka na dahil na-realize mo na yung dapat magiging decision mo pagdating ng panahon. So, ngayon, eh kung gano'n lang naman pala papasok sa business, eto tanong ko, kung papasok ka lang naman pala sa business pagdating ng panahon, anong mas maganda, now or later? Now. Alam mo kung bakit ngayon? Gusto mo malaman? Yes. Simple.
Pag ngayon ka nag-decide, ngayon ka pumasok, ngayon mo ginawa ang business, ngayon mo inaral ang business, sa tingin mo, ngayon mo matututunan? Yes. Ibig sabihin, ngayon din ho kayo kikita. Tama po ba? Kasi yun lang naman epekto niya eh. Pag later ka nag-decide, later ka pumasok, later mo ginawa ang business, later mo inaral ang business, later mo matututunan. Ibig sabihin, later ka din? Yeah. Pero, at the end of the day, paras lang ang ginawa mo. Pero kung gagawin mo lang naman pala ang business, ano mas maganda? Now or later? Now. So ngayon, napaka-importante yung pag-decide. Kaya nga sabi ko pa sa inyo, kung hindi ka pa handa, okay lang yan. Pero pagdating ng panon, yun pa rin naman ang magiging decision mo. Tama po ba? So ngayon, Anthony, interesado na ako, papasok ako sa negosyo. Yun nga lang, hindi pa parang, hindi ba huli ang lahat? Huwag ko kayong magala, Henry Ford. Nagsimula mong business at age of 40. Teka lang, Anthony, bata pa naman yan. Okay, sige. Si Sam Walton, ilang taon po nagsimula mag-business? 44 years old. Eh, teka lang, Anthony, bata pa rin naman yan. O sige, subukan natin si Mr. Ray Kroc. Ilang taon po nagsimula mag-business? Alam niyo po ba, si Mr. Ray Kroc, hindi naman sa kanya yan eh. Meron talaga, may-ari talaga, binili lang niya to. Sabi ng may-ari ng McDonald's, bakit hindi na lang pangalan mo gamitin mo? Ikaw kaya, magtayo kaya ako ng ano, Burger Kroc, sino bibili? Ikaw kaya, gawin ko kayong Burger Kroc, walang bibili ko niyan. Kaya nga gusto ko McDonald's, kasi social, McDonald's. Tama po ba? O ngayon, Anthony, bata pa rin naman yan eh. O sige, medyo patanday na natin ang todo, ha? Ayan, Herlan Sander po, ilang taon na simula mag-business? 65! Nag-retire ho! 65 years old, nagsimula ng business. Imagine mo, kung hindi siya ng negosyo, malamang hindi mo sinasabaw yung gravy sauce ng KFC ngayon. Malamang, hindi mo hinihigop ang gravy sauce niya. Totoo hindi. So, ibig sabihin, buti na lang nagnegosyo siya ng KFC. Kung hindi, hindi mo nakatikman yung Kentucky Fried Chicken na yan. Tama po ba? So, ibig sabihin, anong punto? It's never too late. Hindi pa huli ang lahat. Basta as long as mag-decide ka, malakas ka, at may pangarap ka sa buhay, well, hindi pa huli ang lahat. So, ready na po ba kayo? Yes. Okay, so ngayon, eto ngayon. Kaya nga lagi kong sinasabi, you decide your future because you decide what you do now. Kaya importante yung pag-decision ngayon. Tama po ba? Okay, so ang question. Kung ako ay magninegosyo, Anthony, anong negosyong patok sa panahon ng pandemic? Kasi baka mamaya, eh mag-business ka, alam naman yung natin maraming negosyo nagsarado, tama, nung panahon ng pandemic. Hanggang ngayon pa rin naman, yung iba di pa nakakasurvive. So ngayon, kung ako magninegosyo, ano yung napapanahon kahit may pandemic? Para at least pag nag-decide ka, maski pa paano, tatakbo pa rin ang business mo kasi maraming negosyo nagsarado. Pero marami din pong negosyo na nag-boom kahit panahon ng pandemic. And till now, talagang tumatakbo sila. Okay, question. Ano po ba yung napapanahon? Ang napapanahon ngayon is online business. So wala ka ng choice, kailangan mo na talagang pasukin yung gayong era ng online business. O pag sinabi mong online business, ano ba yung mga negosyo na tumatakbo sa online? Kagaya ng Facebook. Aba, maraming umaman sa Facebook. Imagine mo yun, Facebook lang, kumita na. Alam mo kung wala to? Meron po tayong kaibigan, nagtitinda ng manok. Sa loob ng subdivision po yung tindahan niya ng manok. Alam mo, kailangan sadyain pa yung bahay niya para lang may bumili. Samantalang dito sa Facebook and pages. Alam mo, imagine mo, every time na pinopromote niya ang product sa page niya, ang daming inquiry. In fact, out of stock pa nga siya. Imagine mo, kung wala nito, di paano na? Nakuha niyo po? Ito pa oh, Lazada. In fact, halos lahat na yan. Diyan na yata tayo bumibili. Nadyan-dyan din ang YouTube. Maraming mga sikat na hindi artista pero sumikat because of this YouTube. Maraming nagmilyonaryo. Oh, marami din pong kumita sa Netflix, maraming kumita sa Instagram, Shopee, at marami ding umaman, lalo na dito sa TikTok. Totoo hindi? Dati noon ang TikTok, ginagamit lang yan para kumakanta, sumasayaw. Ngayon hindi na, advertisement na. Ngayon, dati noon, walang Facebook market. Di ba dati noon, wala namang TikTok market? Ngayon, meron na rin. Yes. Nagla-live kami tindahan. Alam mo, maganda dito, gawin nyo na ito dito. Turo ko sa inyo. Dito, pwede ka mag-live. Yung nga lang, iko-comment mo yung gusto mong produkto. Dito, hindi na. Nadudun na yung presyo. Ang ganda nito pag nag-live ka. So, ibig sabihin, ginagamit na ngayon itong lahat ng ito, ang tawag po dyan, platform. Sabi mo nga, platform. Platform. Anong ibig sabihin ng platform? Ito yung ginagamit ng tao para ma-expose yung business niya. Pwede mong gamitin ang platform ng Facebook, ng Lazada. Ito yung mga platform na kung saan para mas ma-expose ang negosyo mo. Nakuha niyo po? So, yun pong advantage ng mga platform. And ang good news po yan, ima-maximize natin to
sa business na online mo. Malinaw? Para mas mapalaki mo kagad yung business mo. Malinaw? Ito ngayon, para magkaroon ka ng idea, online business is a multi-billion dollar industry. Napakalaking negosyo nito. Kaya hindi natin pwede itong small time in. Sobrang malaki ang kitaan po dyan. Alam niyo po ba, para maniwala ho kayo, alam niyo po ba ang pinakamayamang tao na yumaman pagdating sa online business? Alam niyo kung alam, walang ibang, si Mr. Jeff Bezos. $164.7 billion lang naman ang total net worth niya. Alam mo kung gano'ng kalaking pera to? Kahit bigyan ko siya ng 10,000 years po ng Panginoon Diyos, hindi niya kayang ubusin ito. Sobrang laki ng pera nito. And alam niyo po ba, yumaman siya noong panahon kasagsagal po ng lockdown ng pandemic? Ayun o, July 17, 2019. Siya ang nang number one. Pangalawa po, pangatlo po yung tatay ko. Number one si Jeff Bezos. Alam niyo po ba ang negosyo niya? Amazon. Alam niyo po ba ang Amazon? O bakit tinawag siyang Amazon? Kasi from A to Z. Lahat ng maiisip mong produkto mula letter A at maiisip mong mula letter Z, meron po siya Amazon. And alam niyo po ba ang Amazon, one of the largest e-commerce platform. Pag sinabing A to Z, lahat ng maiisip mo, bulldozer, toothpick, lahat. Pampaputi, pampapaitim, pampatigas, pampalambot, pampahaba, pampaliit, meron po sila. Mula bulldozer hanggang traktora, meron siya. Ang malapit dito sa Amazon, yung may-ari na yan, ni isang produkto, wala siya. Wala siya sarili produkto. Ano meron siya? System. Pero saan sa yumaman? Because of online business. Nakita niyo kung gano'ng ka-powerful yung online. Nakuha niyo? So, ibig sabihin, yan ang ginagawa ho natin. So, ngayon, alam niyo po ba, na pag sinabi mong online business, halos lahat dyan po tumatakbo. Pag sinabi mong online business, bumabaha po ng pera. Pag sinabi mong bumabaha, kasi halos lahat, dito na po nag-grocery, dito na lahat po bumibili, dito na lahat ng shopping. Online business. So, ngayon, pinapakita ko lang sa inyo kung gano'ng ka-potential yung business na gagawin mo natin. Okay po ba yun? So ngayon, sabi po ng tatay ko, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Kung ang negosyo mo hindi naka-internet, di naka-online, out ang business mo. Totoo hindi? Totoo po yan. Napakalaking impact po ng online marketing. Impact sa communication nga lang, sobrang taas po ng rate niyan. Nakuha po, kaya nga po, mas kaya nga ngayon, ginagawa po namin yung ganitong klaseng Facebook Live. Kasi marami po tayong mga kababayan, mga viewers, kababayan na ginagawa din yung business online. So ito lang yung pagkakataon para mabitbit nila ang prospect nila sa Facebook Live. Kung di mabitbit dito sa opisina, dali mo sa Facebook Live, kami na pong bahala. Nakuha niyo po ba? So yun po yung advantage po ng ating online business presentation. Alright? So ngayon ang question, paano kikita? Saan? Sa online business o paano tayo kukurot man lang sa market ng online? Para mas mabilis. Good news! Dito pwede po kayong kumita ng malaki. Pwede po kayong kumita ng mabilis kahit nasa bahay lang po kayo. Kaya nga po dito, meron kami tinatawag na business from home opportunity. Kahit nasa bahay, pwede nyo po i-maximize yan. So question, paano po kayo magsisimula? Siguro bigyan mo ako ng 5 minutes, tapos na po ako.